Ang ating pagbasa ay mula sa nagsulat ng Gawa ng mga Apostol. Babasahin mula sa unang berso hanggang sa 21 berso ng pangalawang kabanata. Pagsapit ng araw ng Pentecostes, nagtitipon silang lahat sa isang lugar. Biglang nagkaroon ng isang ugong mula sa langit, gaya ng isang napakalakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kanilang kinaroroonan. May nakita silang tila mga dilang apoy na nahahati at lumapag sa bawat isa sa kanila. Napuspos silang lahat ng banal na espiritu at nagsalita sa iba't ibang wika ayon sa kakayahang magpahayag na ipinagkaloob sa kanila ng espiritu. Naninirahan noon sa Jerusalem ang mga Hudyong masigasig sa kanilang pananampalataya. Galing pa sila sa iba't ibang mga bansa. Nang dumating ang ugong na ito, nagtipon sila at namangha sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa mga wika nilang mga nakikinig. Labis silang nagulat at namangha, kaya't sila'y nagtanong, "Pakinggan ninyo, hindi ba mga taga-Galilea ang lahat ng mga nagsasalitang ito? Paanong nangyaring naririnig ng bawat isa sa atin ang ating mga sariling wika? Sa kanila, tayong mga Parto, mga Medo, mga Elamita, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon din sa ating taga-Afriga at Pamphylia, sa Ehipto at sa mga lupain ng Libya, nasakop ng Cyrene, at mga panauhing taga-Roma, mga Hudyo, at mga nahikayat maging Hudyo. May mga taga-Kreta at taga-Arabia rin dito. Paano sila nakapagsasalita sa ating mga sariling wika tungkol sa mga kamanghamanghang gawa ng Diyos? Namangha sila at nalito, kaya't sila'y nagtanungan, ano ang kahulugan nito? Ngunit ang iba na may pangungutyang nagsabi, lasing ang mga yan. Kaya tumayo si Pedro kasama ang 11 at nagpahayag sa malakas na tinig, mga kababayan kong Hudyo at mga naninirahan sa Jerusalem, unawain ninyo at makinig kayong mabuti sa sasabihin ko. Hindi lasing ang mga taong ito gaya ng akala ninyo. Ngayon, 9 pa lang ng umaga. Sa halip, ang pangyayaring ito ay katuparan ng sinabi ni Propeta Joel. Ito ang nangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko sa lahat ng tao ang aking espiritu. Magpapahayag ang inyong mga anak na lalaki at babae ng mensahe mula sa Diyos. Makakakita ng pangitain ang inyong mga kabataang lalaki, mananaginip ang inyong mga matatandang lalaki. Maging sa mga aliping lalaki at babae, sa mga araw na iyon ay ibubuhos ko ang aking espiritu at sila'y magpapahayag. Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at ng mga tanda sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Magdidilim ang araw at magkukulay dugo ang buwan bago sumapit ang dakila at maningning na araw ng Panginoon. At mangyayari na sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Iwang banal at ang kanyang mga salita, pag-ilaw at paghamon ating tutupin. So the first act of fighting back is, kasi fight daw eh, fight. Mga banks fight, sabi ng mga ano natin, lola natin. So ano ang first act of fighting back? Yes. Educate ourselves. Yes. So the first act of fighting back is speaking out. True. Ang unang gawain sa pakikibaka ay paghahayag. Because we can only fight back and protest those that we can identify and we can name. That which we can speak about. Mahirap iprotesta at labanan ang mga bagay at pangyayaring hindi mo masabi. Sabi, paano mo ipaglalaban ang iyong kaapihan kung hindi mo ito unang mabigkas?
Hence, the first work of fighting for rights is to speak out, cry out, and voice out. Sabi mong ako ay may karapatan. Oppressors and systems of oppression do not only exploit you, they silence you also. Part of the silencing is to tell you that your oppression is normal and normative. No? The best way to silence the oppressed is to say that your oppression is normal and normative. And the very best way to do it is to say that God ordained it to be so. No? Kaya, ilang years ba? 200 years? 300 years ang slavery. No? Modern slavery. 1700s. And so, some idiotic preachers, wala ko pinapangalanan, some idiotic preachers would even teach na niloob talaga ng Diyos na mayroong mayaman at mayroong mahirap. At parte talaga ng kalooban niya na mayroong injustice. Well, mga pre-preach niya. Kalooban ng Diyos ang patriarchy and that women's highest honor is to be homemakers. To be wives and mothers. If that is not enough, the same system will tell you that if you deviate from the system, it will shame and ostracize you, or worse, do violence against you and your family for speaking out. Like what happened to Jesus, an annoying preacher who will not shut up. Now, when Jesus entered Jerusalem, isang buwan pa lang, di ba, Holy Week? When Jesus entered Jerusalem, the temple priests and the leaders told Jesus, "Manahimik ka, at patahimikin mo ang mga sumusunod sa iyo." To which he replied, "Kahit patahimikin ko sila, mismo mga bato at pader ay magsasalita." O, edi yun na nga, pinako siya sa krus. However, hindi mo kasi mapapatay, hindi lamang si Jesus, pero gayon din yung mensaheng kanyang inihayag. You cannot kill and bury Jesus and the message he proclaimed. Where there is systemic and structural sin, God will always rise up from the many massacres and mass graves that we try to bury God into. The God we worship will not be silenced, so why should we? God will always and continue to rise up each and new. Always, ano to? Sanakong wala ko. God will always and continue to rise up with each new generation of the oppressed, including each new generation of queer people. The resistance and the Jedi will always be reborn, even at the brink of annihilation. Sensya na Star Wars fan po ako. This is what Easter means. Ito ang kahulugan ng pagkabuhay. Hindi malilibing ang Diyos na palaging babangon sa bawat henerasyon ng mga api. Because the first generation Christians were literally a group of oppressed. Mga pisanteng magsasaka at mangingisda. At mga api sa imperyo at na templo. And what Pentecost means, so today is Pentecost, is not just that the Spirit that anoints the oppressed followers of Jesus, but also the Spirit speaking out the Easter message through a people who were once afraid, silenced, and voiceless. Ang mensahe pa rin ng Pentecost ay ang muling pagkabuhay. If I dare say, ang paulit-ulit na pagkabuhay at pagbangon ni Jesus sa mga inaaping nagpupumiglas at nais maghayag at magkwento. The followers of Jesus were a group of nobodies. Wala, hindi sila kilala. The first generation Christians ay walang maganda, walang mayaman, walang aircon, walang-wala.
They were powerless individuals with no significant wealth or influence. Despite witnessing the resurrection, they remained as cowards, huddled together in a room, fearing for their lives, because they might also get arrested, tortured, and killed by Jewish and Roman authorities. They were huddled together in an upper room with windows shut and doors locked. And despite witnessing Christ, the risen Christ, eating and drinking with them, and then later, according to Luke and Matthew's story, sumalangit si Jesus, ascension, wherever heaven is, they didn't know what to do next or where to go. Easter joy was still wrapped with fear, lalo na nung umalis na si Jesus somewhere out there. But somehow, for some reason, all of a sudden, they woke up one morning with such bravery and boldness that they went out to proclaim a dangerous message. Jesus is risen. Buhay si Jesus. And that the Spirit testifies to the work and message of Jesus of Nazareth, whom temple and empire tried to kill but could not. That was a dangerous message. That his radical vision of society, a society of equality and justice rooted on radically inclusive love, remains and will push forward. Kaya dangerous yung message. Na si Jesus at ang mensahe niya ay buhay at magpapatuloy despite the violence of temple and empire. And this message proclaimed by the disciples in that first Pentecost was heard and understood by many people of different languages. Sa inasa kanina, no? Naakala lasing daw sila. Ang chika ni San Pedro, hoy, mga ante, alas 9 pa lang ng umaga. Pero pwedeng totoo yun sa mga akla, no? Kasi palabas pa lang tayo ng bar. Or night shift, pag-inom pa lang. Diba? No, pero yon. So in the first Pentecost, they proclaimed, and their message was heard and understood by people of different languages. Why? Bakit kaya? Well, aside from the power of the Holy Spirit coming upon them like tongues of fire, voicing out a message of freedom, equality, new life. Outside the imperial systems of this world is something that every human being, especially the oppressed, can understand and will understand. A message of hope and new life in the person of one who is like them, a peasant from Nazareth, is something that hearts of the oppressed will recognize. The language of the oppressed is universal. Ilang example. Pag may nanakit sa iyo o mahal mo sa buhay, kung feeling mo may nambasto sa iyo, kung ninakawang ka o pamilya mo, or yung inyong lupa sa probinsya, yung boundary na nasakop ng kahit konti man lang, nagkamali ng muhon, diba? Imbay ka kagad din. In these situations, you know there is something wrong. Each one of us will have the same feelings and reactions, and we, of course, naturally and universally want to make it right. Yun nga ang nagkamali sa sukat ng lupa, yung nabanggit ko na, kapitas ng lupa. To drive the point further, ito, another example. Inagawan ka ng jowa ng kaibigan mo. O kung hindi man jowa, nakablock ka. O, di ba ka, whole block. Di ba? Akala mo iyong-iyo na, kinuha ni Beshi. Napunta kay Beshi. Sorry.
So alam natin ang injustice must be sa aurahan at bukingan. We all understand and recognize what injustice looks like even in such situations. Kaya walang makakapagsabi sino man sa atin na hindi natin o hindi nyo alam o naranasan ng injustice or being treated unfairly. Sino ka man, ano ka man, ano man ang antas ng iyong pinag-aralan, ano man iyong pinaniniwalaan o hindi pinaniniwalaan, pag alam mong ginawang ka ng masama, alam mong may nang lamang sa'yo, naturalmente gusto mo itong maitama. The experience of exclusion and exploitation is universal, whether you see it or not. Justice is what love looks like in society. And therefore, it is as universal as love. No race, language, religion, culture, or empire can de-universalize love expressed through justice and common good, which is the core message of every religion and spiritual tradition anyway, the heart of the Jewish covenant, and the core commandment of Jesus. Which is? Love your neighbor as you love yourself. This is the way to love God. Tayo, us, Open Table, or queer progressive Christians, we claim to follow Jesus while recognizing human imperfection. We are called for the first task of protest. Tayo ay tinatawag sa unang task ng protesta. At yun ay? Proclamation, pagpapahayag. I use the word proclamation rather than evangelization because na-hijack na ng ibang mga Christians yung word na evangelization. To mean preaching God's word in order to convert anyone into their version of toxic Christianity. So let us use the word proclamation. After all, it is the same thing. To evangelize is to proclaim good news to the poor and oppressed, give sight to the blind, give freedom to the captives, and declare the jubilee of the Lord as per Luke chapter 4, verse 18. So how do we proclaim? Paano ba tayo magpapahayag? How do we make chika bilang Easter and Pentecost people 2,024 years after? Tatlo. Tatlo lang to, pero mahaba siya. Number one, discern, pray, and reflect. Siyempre, hindi ka chichika kaagad kung hindi yun naman malinaw mismo sa'yo ano ang chichika mo te. May moment na kailangan pag-isipan maigi ang mga chichika. Lalo na sa ating mga aklat. Ang dami rin... Sa agbo kasi marami rin to. Ang dami rin sa ating chika nang hindi mo na nag-iisip ng maigi. Tama? True. Ang dami rin post ng post, hindi mo na pinag- Ano sabi nun? Think before you click. Diba? Before Pentecost came, the followers of Jesus were together constantly praying. And it is safe to assume that in their prayers, both individual and as a group, they also reflected and tried to make sense of everything that happened to Jesus. From the beginning of his ministry in Galilee, to the many miracles he performed, to his entry into Jerusalem, his arrest and torture, condemnation, and eventual crucifixion and death, and then later witnessing and experiencing him alive and eating and drinking with them. They tried to make sense of all of that. Before they could come out and proclaim, they prayed and reflected, and in their prayers waited for the Holy Spirit. And so, mga ate, lalo na din matatagal na sa MCC, hindi tayo nagsisimba, kahit mga bago, hindi tayo nagsisimba dito linggo-linggo para lang magbaklaan. Although, wala namang masama sa baklaan natin. Kwentuhang drag or biruang bini, while at the same time, anta after worship, diba? While at the same time, what we do here individually and together has to be very clear
And part of it is prayer life and reflection. Itong preaching, di ba to reflection, di ba? Prayer life and reflection. We pray for God's guidance and anointing of the Holy Spirit. Kasi kung barkadahan lang ang gusto natin, marami namang ibang organisasyon or community. Diba? So, we still emphasize the importance of reflection and prayer to guide, to frame everything that we do. We prayerfully reflect, asan ba ang Diyos sa mga kaganapan sa aking buhay, sa ating buhay? Asan ba ang Diyos sa kaganapan sa LGBTQIA+ movement for the last 30 or more years? Asan ang pagkilos ng Diyos sa mga pride events at sa mga marcha since 1994 or since the lesbian march in Women's Month noong 1992? Asan ang Diyos sa lahat ng iyan? Asan ba ang Diyos sa mga kaganapan sa iba't ibang mga sektor? Sa away ng mga magkaalyado dati, andoon ba ang Diyos? Ano ang kanyang ibinubulong sa puso ng bawat isa at sa ating kolektibo kung ano ba ang ating mga dapat gawin, ganapin at kalahukan ayon sa ating mga kakayanan? Before we can proclaim, actually, hindi before, but as we continue to proclaim, we must constantly seek and discern God in prayer and reflection. Many of the Christian mystics, even those who are activists like Dorothy Day, the Trappist monk, Thomas Merton, yung baklang pari na si Father Henry Nouwen, all said that justice work, like spirituality, require a deep sense of prayer. At sabi pa nga nila, to check the health, tignan mo ang kalagayan of your work as a church, they said to check our prayer life. Kumusta ang prayer na pakikipag-iwala? Kumusta ang prayer life natin, kapatid? Kamusta ang prayer life ng ating church community? We must continually discern and reflect God's presence and wisdom in our continuing mission of proclamation. Number two. Siyempre, tapos ka na mag-reflect, tapos ka na mag-desire. So, dapat matapang ka na mag-proclaim. So, tatapangan ko ang proclamation ko dun sa isang kasal. Bravely proclaim. Upon the coming of the Holy Spirit to the first generation Christians, despite the threat of the similar imprisonment, torture, and possible execution that Jesus endured, they bravely went out to proclaim Christ's resurrection and His message of love through compassion, justice, and common good. Yung mga duwag na nagsitakbuhan nung at nagsipagtago nung inaresto si Jesus, yung mga disciples na nowhere to be found during His crucifixion except for some women, now, nung Pentecost, they were bold and brave to go out and speak publicly about Jesus and His message. Wala na silang pakila kung huhuliin sila. And indeed, si Pedro at si Juan ay hinuli at dinala sa Sanhedrin at pinugpo. There is no way circumventing this. And dito tayo natatalo ng mga conservative na Christians. Kasi sobrang kakapal ng mukha nila that some of them will knock door to door. Gusto mo bang marinig ang mabuting balita ni Hesus Kristo? Pero actually, wala ito sa kakapalan ng mukha. Hindi ito actually about sa kakapalan ng mukha. It is their conviction. It is their conviction. At alam ko ng ilan sa inyo na galing sa evangelical churches. Exhibit A, B, C. Diba? Once upon a time, you had the same conviction.
They are so convinced that they need to convert people to their version of Christianity and their church. Sobrang kumpinsido sila. And this informs their work. While the intention and the motivation and the theology are problematic, the conviction is really convincing so many. Oh, kasi lang mga mega churches eh. Diba? Papatayo pa ng bagong paaralan. They are so convinced. Sobrang convincing ng kanilang conviction, minsan pati kapwa nating mga akla, nakukonvince din nila na pwede silang mabago sa pamamagitan ng exorcism. Tama? Totoo ba yan? Tamang mali. Habang tayo mga progresibong Kristiyano na naka-aircon sa 16th floor ng Wilshire Annapolis Plaza, tend to be cloistered and think that making chika sa labas is so beneath us. Hindi naman nakakahiya. To evangelize is so ew. Imperialistic daw kasi. Yun na lang yung sabi. Even when we are equally convicted na mas mapagpalaya, logical, at mas makadiyos at makatao, at mas may puso ang ating mga pinaniniwalaan at ating mga misyon, we cringe at the idea of handing out pamphlets. Now, I am not saying na next week mag-door-to-door tayo sa mga condominium sa Mandaluyong at dyan sa Manhattan, sa Cubao. Or dito mismo sa building na ito. Or sa Greenfield. Diba? Kung nakikita-kita doon yung mga... Pero it is really something to think about and consider. Not only on how we can do better sa ating proclamation, but also if we have... Ito yung mas importanteng question. Do we have the conviction? Are we, even to ourselves, convinced that we should proclaim God's love as a way to challenge the evangelization of toxic Christians and their toxic Christianity? Are we convinced? Individually. So, yeah, church yan ha. Ito, individually. Sa sarili-sarili niyo mga buhay. How do you bravely proclaim? What have you found either in your life before kayo mag-MCC or nung kayo ay narito na sa MCC? O ito, ikwento mo. Ikwento nyo. Tularan nyo si Jack na nag-evangelize nung nag-date sila ni Glenn. Unang beses sila nag-date ni Glenn. Ang hindi pa nakakaalan. Unang beses sila nag-date, nag-Bible study si Glenn. Oh, kasi marami nag-iwalay dahil sa Bible. Inunahan ko na. Inunahan ko na. O ito, meron pa isa. During the dark ages ng MC ng Open Table sa Cubao, pero hindi man dark age yun eh. Parang madaling araw yun. Dark ages. Merong isang best in invite. Every week may bagong invite. Ang chismis, yung mga namimit niya, pero hindi niya pala bet, dadalhin ko na lang sa MCC. Hindi man kita maging jowa, magiging sister, brother, or sibling kita kay Lord. Although parang hindi ata recommended, no? Kasi walang manatili sa sino man doon. Ibang intention. Do we chika the inclusive? Tayo ba itinichika natin ng inclusive and liberating faith in Jesus Christ as proclaimed and practiced by Open Table MCC? Sinishare mo man lang ba? Pili ko nakaramdam yung iba dito kaya nag-share nung pride photo natin kanina eh. No? Kasi sabi dito sa preaching ko, sinishare mo man lang ba ang mga announcement natin sa Facebook o IG? Diba? How do you chika SOGI 101 to your friends and family? Do you chika about SOGI Equality Bill to others, even among other LGBTs na wala pa rin ding clue about it?
Di ba marami LGBT, wala rin clue about soji quality bill? Oh. Ano namin yung mga statement? Na-tweet, na-retweet nyo na ba ang mga statement natin ng iba't ibang bagay? Aside from making chika about the church, do you still come out and tell your story as a way of proclamation? Your story is a Jesus story. And sometimes, even your drag is a Jesus story. That's true. Bakit? Because ang Diyos ay kumilos at patuloy na kumikilos sa iyong buhay bilang queer Christian. Ito ba ay inihahayag mo para mag-encourage, inspire, o mabigyan ng lakas ng loob ang mga kapwa mo LGBT, lalo na mga batang LGBT na once upon a time was you. Kung ikaw ay isa sa mga pinagpalang anak ng Diyos na hindi nakaranas ng pang-aabi sa sariling pamilya, dahil yung family mo ay either walang pakialam or yung family mo ay tanggap ka ng buong buo, hindi ka pa rin off duty of proclaiming the message of God's love found in your life. As blessed as you are still asked to proclaim God's love found in your story. Now, don't get me wrong. No? I will uphold and honor the idea na coming out is each person's decision and readiness. And I respect those who do not feel to come out yet. But consider this box. Simply because okay ka na, kung okay ka man talaga, and you feel that you do not own anyone in this world your story, consider this. Are you not being a little selfish na diva sa ganyan din niya? Atit to dera, I don't care. Until we reach that day and society where coming out is a thing of the past, until then, every single one of us will still need to come out and tell our story to help inspire and give courage to our nakshis, beshis, and even to our grannies who lived a different time and generation of being queer. Kahit utang-utan ako sa pagchika ng kwento ko bilang baklang pasto na pumasok sa seminary, when needed, I tell the story. You need to tell your story if and when you are ready, but not from an attitude of apathy. Or yung apathy, having no care. Someone needs to hear your story. Someone has to hear your journey from pain and struggle inside the closet and out into the joy, freedom, and success. Someone needs to hear your love story. People need to hear the 17 years relationship of Pastor Ega and Kuya Vince. That it is possible for queer people to live happy and successful lives. Someone needs to hear your story of survival from HIV and AIDS. Someone needs to keep telling the stories of our fallen friends who died because not only of AIDS, but of the stigma propagated by no less than Christians. That you, as a person living with HIV, you are now living a life of joy. That your status does not prevent you from pursuing a joyful and meaningful and healthy life. And that in everything you had to experience, struggle, and endure, even in your most painful experiences, that God is, was, is, and always there for you. Now, don't get me wrong. Hindi ko ibig sabihin, you come out everywhere, anytime, all the time. All at once. Of course, be wise and discerning when, where, and how. For not everyone deserves your story. But definitely, someone does. Some needs to see and hear the gospel through you and through your story. Tandaan nyo ito. Remember this. Dead is the person who no longer has any stories to tell. And certainly, you do not worship a dead God
but one who is alive and ever present. Emmanuel, God with us. Konti na lang, alam ko. Signal na sa akin. Number three. O ito na. Actively and passionately volunteer. Kung hindi man sa church, na, specifically sa church to, pero kung hindi man sa church, pwede sa ibang organisasyon. So actively and passionately volunteer in different ministries of the church and share in our financial responsibility. Let's just please. So it is not just proclaiming God's love as individuals. It is also proclaiming God's love as a church. And we effectively do that when each of us volunteer and do our part of the work. We are able to do more and reach more people when the most basic of things of church organizing and worship are done. Not just out of duty, not just out of love, but yung sinasabi ko kanina, out of conviction. Babalik ako dun sa chika ko kanina, na kaya madalas tayo natatalo ng mga conservative Christians is because yung frustration natin with them, kasi galing tayo sa mga mega churches, no? Marami sa atin. Yung mga frustration na galing, na bit-bit natin, na galing from them, bit-bit natin dito. Dala natin dito. Dito sa MCC. And therefore, we no longer give our better and best. Nung nasa mega church pa ako, ganito kalit yung binibigay ko. At ganitong amount of time ang spend ko sa kanila. Pero nung nag-MCC ako na, well, now I'm not saying rin naman na gawin yung mundo at buhay ang MCC. In the same way as before, one of the core commitments of the leadership of this church and me as your pastor is to respect and honor your personal autonomy and freedom, and to always encourage you to do other things outside of this church, to have some distance from this church, to experience God in other places and other relationships. While at the same time, I want us to think deeply and interrogate ourselves carefully. How much do we want our church to be the church that God intended it to be? O, pero huwag na natin pag-usapan si God. Hindi naman natin alam si God. Ito na lang. How much do we want our church to be the church we can be truly proud of? A progressive church that offers a Christian spirituality that is liberating, logical, diverse, compassionate, and hindi toxic. Diba? May chika nga sina group nila Joms during the visioning workshop last year na hindi naman daw masama ang maging mega church ang MCC at maging mainstream ang isang progressive church na tulad ng MCC. Kung napakabuti na naidudulot nito, nabase na rin sa experience ng bawat isa sa inyo. So kung papatulang ko yung dream of a queer mega church, ano ba? Open table cathedral. Basilica. A queer mega church. The question is, what are you willing to do? How much of your time, talent, energy, presence, patience, and finances are you willing to pour out into that vision and into that mission? Are we like the first generation MCC na para makabili ng kanilang property, naglaglag ng mga diamonds nila sa drum na binili ni Troy Perry. Mga alahas tinanggal, naglaglag lahat dun sa drum. Asa na yung drum? Pakilabas po yung drum. Fake yung mga diamonds. Fake. Shopee lang. Yan din yung chika ng founding pastor ng Free Community Church. Alam mo ng Free Community Church sa Singapore? Yung nag-iisang affirming church doon. Nung nagsisimula pa lang sila at wala pa silang sariling facility, mayroong conviction sa puso ni Gary Chan, yung founding pastor nila. If the conservative Christians can do it, we can do it even better. We will show you all. Yung mention chika.
Because if we will continue to just give barya-barya of our time, talent, treasure, barya-barya of our heart, body, and mind, and spirit, let's not expect or dream of something we are not willing to put ourselves into. Let's not expect or dream of something. And again, this is a matter of conviction and commitment. That I will never pressure you, shame you, or manipulate any one of you. It is a matter of conviction, and conviction that each of you have to decide for yourselves again and again. To proclaim the story of God's love for queer people and for all people in and through MCC, we must open ourselves to the inspiration and anointing of the Holy Spirit to do what we can in the different ministries, advocacies, administrative tasks of this church we call our home, our family, and our mission. In a closing speech, this year is the 30th anniversary of the 1994 Pride March by our queer ancestors of MCC Manila and pro-gay Philippines. I would interpret the coming of the Holy Spirit when the first Asian, nakauna-unahang Asian bishop of MCC, Reverend Tong Han, came to the Philippines, April of 1994, a few months before June, and encouraged MCC Manila to conduct the first Pride March. And because of that, June of 26 of 1994, nagmarcha ang MCC Manila and Pro-Gay Philippines with the banner, Gays and Lesbians Unite, Fight for Our Rights. Lumabas sila tulad ng mga unang disciples noong Pentecostes, mga dating baklanduan. Actually, yung 1994 Pride pa nga, may chika. Inausap nila ibang mga organisasyon, hindi, wag na muna tayong mag-march. Wag na muna this year. Ganyan. Pero sila, push, gora, mga bakla, larga tayo. They went out. Lumabas sila. Tulad ng mga unang disciples ng Pentecost, lumabas sila bilang mga marginalized upang ipahayag sa lahat ang kanilang pagkatao, karapatan, at mga kaapihan. Bilang MCC, lumabas rin sila para ihayag ang mapagpalaya at mapagyakap na pag-ibig ng Diyos para sa sangkaapaan sa Pilipinas. After the Pride March, they continued to tell stories in the pulpit during worship, and proclaim love during dinner times of the community. 30 years after, we continue to tell the story, their story, and proclaim the same message they did. 2,000 years after, we continue to tell the story of a carpenter's son and his message of love found in the parables of farmers and fisher folks and some prostituted women. In memory of the first century Christians during their Pentecost moment, and in memory of the first Pride March in the Philippines by our queer ancestors, with the power and anointing of the same Holy Spirit, let us continue fighting for our rights by proclaiming God's love rooted in justice and equality. Let us continue to proclaim the gospel of Jesus found in the stories and struggles of each and every single story of your life. Let us continue. Sa ngalan nila, ipaglaban natin ang ating kulayaan sa pamamagitan ng pagpapahayag ng ating karapatan, pagkukwento ng ating mga karanasan, at pagpapatotoo sa pag-ibig ng Diyos kay Kristo. Amen? Amen.